Military Working Dog Juvelon, 8 taong nagsilbi sa gobyerno. Military Working Dog Bamboo, 14 taong gulang, sumabak sa gera at iba't ibang operasyon sa Mindanao. Military Working Dog Lotto, 1.5 taong nagsilbi sa gobyerno, naputol ang paa sa ngalan ng serbisyo. Hindi man tao, bayani kung ituring ang marami sa kanila. Pero ano nga ba ang kapalarang naghihintay kapalit ng halos buong buhay na paglilingkod? Mahigit 6 na dekada ng katuwang ng ating mga sundalo ang mga aso. Kasakasama sa pagpapatrolya sa mga liblib na lugar. Kakampi sa pagsugpo ng iba't ibang krimen. Kasangga sa gera at bakbakan. Sa K-9 Battalion ng Philippine Army, nagsisimula ang training mula pa sa pagkatuta. Pinipili ang pinakamatikas, pinakamatalino at pinakamatapang sa lahat. So ang ginagawa niya ngayon ay tinetest niya itong puppy na ito. This is a German Shepherd na puppy na mga nasa 4 months pa lang. Ranger ang pangalan niya. May 5 iba't ibang test para malaman kung fit ba para maging isang military dog ang isang aso. Ranger, sit. Down. Sit. Hey, Ranger. Yeah. Good boy. Tawag namin dyan ay standard conditioning method. So kapag sumusunod yung aso, pwede niyang maging military dog? Pinapakita natin, so nakitingin siya, nandun yung attention niya. Uh-oh. So yan ang gusto natin, may attention. Hindi kailangan pilitin. Tama, tinitingnan niya yung ano. Nakatingin siya doon. So nagawa niya yung desired behavior. Uh-oh. Then bibigyan ng reward ng handler. Okay. So, bigay mo yung reward. So uulit at uulitin lang niya yung behavior na yun. Higit sa lahat, importante ang tapang ng aso. Kaya ba nitong labanan ang kanyang takot? So yung sound test naman, the normal reaction pag yung aso nakadinig ng ingay, yung ibang aso tatakbo na yan. So ang gusto natin, mamanage niya yung sound na yun. So yung ibang aso, yan. So okay yun. Yun yung gusto natin makita ang reaction. Hindi yung tatakbo. At magtatago. At magtatago. Kasi mas malakas pa yung tunog ng barel kaysa dito. Okay, okay. Yan yung isang tinitingnan natin sa aso. Sige, so, na-manage niya lang. So, nag-react siya, pero tumingin lang siya dito. Tapang! May ibang aso, pag ginanong mo pa lang yung ingay, tatakbo na. Pero ito, hindi natatakot. At kailangan matrain sila ng ganun. Kailangan matrain. May 4 na klase ng military working dog. Ang scout patrol dogs na madalas ginagamit sa mga parada at bantay sa mga lugar. Ang rescue dogs na madalas gamitin sa panahon ng trahedya at kalamidad. Explosives detection dogs na may kakayahang malaman kung may bomba, droga o anumang kontrabando sa isang lugar. At ang mga combat tracking dog na kasama ng mga sundalo sa pakikipagbakbakan sa mga kaaway. Ito yung mga kasama nating umakyat sa jungle operation. So delikado rin ang trabaho nitong mga aso. Delikado rin kasi kasama rin sila ng mga infantry units natin. Yan ang mga special operation units natin na nag-ooperate sa bundok. Kapag pumasa ang tuta sa iba't ibang pagsubok ng mga sundalo, habang buhay na pagsiservisyo ang kapalit nito.
magtatrabaho at maglilingkod araw-araw hanggang 8 taon o higit pa. Sa ngayon, mahigit 100 military working dog ang hawak ng K-9 Battalion ng Philippine Army. Pero halos kalahati ng bilang na ito, malapit nang magretiro. 8 years for a dog, sa isang aso, ang bawat isang taon niya ay katumbas 7 years para sa tao. So since tayo, ang retirement age din sa personnel ng armed forces ay 56 years old, tinulad din namin yung retirement age ng aso sa 56 years old. So yung 8 years nila is equivalent to 56 years old. So sino dito yung mga magre-retire na? Ito, ma'am. Si Jaguar. Jeff. Ayun, si Jubilon, due for retirement. Sino po? Jubilon. Ah, ito. Bakit po? Medyo may ikon mata niya. Pero... Patingin. Pwede ba lumapit doon? Ah, parang may something, yung tenga niya parang ano, no? Oh, ba't ganun? Parang chicharon. Nung, before ano, nagkaroon siya ng oral hematoma, yung yung blood vessel sa tenga niya. Oo. Isa si Juvilon sa mga pinakamatikas at pinakamagaling na bomb-sniffing dog ng Philippine Army noon. Pero nang lapitan ko siya, isang mahina at matamlay na aso na lang ang aking nakita. Bulag na ang isang mata. Ito si Juvilon, isa siyang Belgian Malinois, isa siya sa mga pinakamatanda ng dogs dito. 8 years old na siya. Usually ang Belgian Malinois. Sorry baby. Black yung balahibo dito sa may nguso. Pero nakikita niyo marami na siyang mga white hair. Ibig sabihin talagang matanda na siya. Tapos kung makikita niyo yung kanyang right eye, parang may katarata na. Parang nakakakita pa ba ito? Yung kabila na. Isang mata na lang ang nakakakita. Sa edad na 8 taon, retirado na dapat si Juvilon. Pero mahabang proseso pa ang pagdadaanan bago siya tuluyang mapatigil sa pagtatrabaho. Dahil ang ating military working dogs ay part ng organization as equipment sa ngayon. Being one, kailangan mag-undergo ng process, i-clear siya at ma-drop o matanggal sa equipment ng unit. At dadaan niya sa process na kailangan i-clear ng COA. At dahil nga kagamitan lang ang turing sa kanila ng Commission on Audit, walang malinaw na pulisiya tungkol sa retirement ng K-9 dogs. Kadalasan, mismong mga handler nila ang nag-aampon na lang sa mga aso. If nobody adopts them, what happens to them? Minsan tatagal na rito ng napakatagal sa unit until... Dahil na lang din sa edad niya, sa katandaan niya, mamamatay na lang siya dito, tsaka pa lang siya mapapalitan. Kawawa naman yung aso kung buong buhay niya, nagtatrabaho siya, tas at the end of his years. Ganun na nga. Hanggang mamatay siya, nagtatrabaho na lang siya. Hindi pa tiyak kung ano ang kapalarang naghihintay sa asong si Juvilon. Kung walang aampon sa kanya, ang maliit na hawlang ito ang kapalit na kapalaran ng halos buong buhay na paninilbihan. Sa isang malayong barangay sa Angat, Bulacan, may isang tahanan na kumakalinga sa mga sundalong aso. Ito ang Hound Haven, isang organisasyon na ang misyon hanapan ng pangalawang tahanan ang mga retiradong sundalong aso. They've served more than half of their lives. These are big dogs. They're only expected to live mga 12 to 15 years and they work 8 years or more. So talagang half of their lives is dedicated in service to humans, keeping our community safe. And I think they deserve more. Kumbaga, hindi lang sila naka-cage after retirement. They deserve better than that. Bagong tayo pa lamang ang Hound Haven. Sa ngayon, 7 retiradong sundalong aso pa lang ang nasa kanilang puder. Ang pinakamatanda, si Bamboo, 14 na taong gulang.
Dahil sa kanilang laki, nakakatakot sa unang tingin ng mga asong ito. Pero nang lapitan ko si Bamboo, nagulat ako sa kanyang ikinilos. Kanina nung lumapit ako dito, parang nakatingin lang siya sa akin. Pero nung nilagay ko yung kamay ko, ayan, umiikot-ikot na siya kasi gusto niya magpahawak. Parang naghahanap siya talaga ng ano, yung human touch, yung pagkalinga talaga ng ano. Combat tracking dog si Bamboo, isa sa pinakamatapang na aso noon ng Philippine Army. Pero sa puntong iyon, hindi mabangis na canine dog ang aking nakita, kundi isang asong naghahanap ng pagkalinga. Ano po sila for attention, for affection, kasi for the longest time they were caged. Lubhang napakapayat ng asong si Bamboo, butot balat kung tutuusin. Bakit po pumayat ng sobra? Dahil ba hindi kumakain? Or ano po? Ano po, meron siyang kidney problem. Kasi high protein diet yung kinakain niya. Dahil? Yun yung regular food na nabibigay eh, hindi naman na-diagnose eh. Diba? Sa bagay kasi yung mga canine, ayaw ng military na masyadong tumaba yung aso kasi tatakbo-takbo itong mga to. So kailangan lean and mean sila. Mm-hmm. So most of the time, less yung carbs, I suppose, more on the protein. Mm-hmm. Kaso dahil may problema na siya sa kidney, na-aggravate. Lalong na-aggravate. At nang suriin namin ang kanyang ngipin, natuklasan namin ang isa pang sanhi ng kanyang labis na kapayatan. Ay, ba't gano'n na po yung ngipin? Oh, yan. Ba't parang upod na yung ngipin? Oo, upod na po siya. Kasi wala matanda na talaga siya. So, hindi na siya makakakain ng matigas. Ay, kumbaga sa diba? Ano, parang bungal na. Nag-recede na. Ibig sabihin, ayan o. Oh. Tinan mo, ma'am. Oh. Ay, yan. Paano ito nakakakain? Wala na siyang ngipin, ma'am. Parang konti na lang yung ngipin niya, pumasok na sa loob ng gums. Ay, ang liit na! Oo. Hanggang 15 years lamang ang life expectancy ng isang aso. Si Bamboo na 14 na taong gulang na, halos kalahati ng buhay inilaan sa serbisyo sa militar. Hirap nang maglakad si Bamboo ngayon. Mahina na at may sakit na. Misyon ng Houndhaven, sana kahit man lang sa huling yugto ng kanyang buhay, maramdaman ni Bamboo ang yakap at kalinga ng isang pamilya. Dito kasi sa Philippines, since walang standard policy on canine retirement, it's parang depende sa organizations that employ them kung anong mangyayari sa kanila after their service. And most of these dogs are caged for the remainder of their lives. So ibig sabihin, nakakulong lang sila. They barely get any exercise or human affection, human touch. And dogs are very sensitive creatures. They crave for, diba, for that connection to humans. Tuwang-tuwa ang mga aso ng Houndhaven sa tuwing may mga taong bumibisita sa kanila. Pero may isang aso na pirming nagtatago sa kanyang kulungan. Halos di lumalabas sa kanyang sulok. This is Loto. Loto! He's a bit shy. Belgian Malinois. Belgian Malinois din po. Also Loto! An explosive detection come, dog. Come. Come here, say hi. Loto! Loto, come! At nang lumabas si Loto, nalaman ko ang dahilan ng kanyang pagtatago. Wala siyang paa. Putol yung paa niya. Yes, inamputate po siya kasi during the ASEAN security training drills. Kailang ASEAN? This ito? ASEAN. Ito lang? So April lang po siya na-amputate. So he was asked to jump out of a moving vehicle. Mali po yung bagsak niya, so nagka-limp po siya for a few days. Pero ang nangyari po, parang we wave off ng handler kasi magsa-self-heal. Uh-huh. Apparently, mas grabe po pala yung injury niya. Uh-huh. So by the time po na-realize nung vet, na-necrosis na po yung right leg niya. So they had to amputate. Sa edad na 15 months, kung tutuusin, napakabata pa ng asong ito. Pero dahil putol na ang isa niyang paa,
wala na siyang silbi sa Philippine Army. Hindi man siya mapakinabangan ng militar, naniniwala ang Hound Haven na hindi dapat magtapos sa serbisyo ang buhay ng mga aso tulad ni Lotto. Kaya lahat ng aso ng Hound Haven ay sumasailalim sa rehabilitation program. Pinapagamot, pinapalusog at pilit na ibinabalik ng mga doktor at trainers ang kanilang dating sigla. Balang araw kasi, nais nilang ipaampon ang mga asong ito sa mga interesadong individual. We put them in the adoption program. So that's when we post their profiles on our website and then we open adoption to our followers. Mm-hmm. Though we have a strict adoption process, but that's only because gusto namin, sure kami na yung dogs go to loving and responsible families. Matapang at mabangis man sila sa unang tingin. Maamo at malambing din ang mga sundalong aso. Naghahanap ng kalinga tulad ng karaniwang aso. Mahigit 10 taon na sa K-9 Battalion ng Philippine Army si Staff Sergeant Dominicio Dado. Iba't ibang aso na ang kanyang nahawakan at naturuan. Pero sa dami ng K-9 na dumaan sa kanya, may isang aso na sadyang di niya malilimutan. Ang Belgian Malinois na kung tawagin niya, Chica. Pumahala ko man kasi sa 5 years na yung pagsasama niyan. Minsan nga natutulog yan doon sa kwarto ko. Dito ko sa taas, dito sa baba. Doon sa kwarto ko. Malambing din aso na yan. Pero noong 2013, nagkahiwalay ang dalawa nang i-assign sa ibang lugar si Sergeant Dado. Pagbalik niya sa Maynila, wala na si Chica. Wala na ang kanyang matapat na kaibigan. Sa Hound Haven namin natagpuan ang paboritong aso ni Sergeant Dado. 12 taong gulang na si Chica. Mahina na kumpara sa dati nitong sigla. Nang magretiro sa serbisyo si Chica, walang umampon sa kanya, kaya ibinigay siya ng Philippine Army sa Hound Haven. Stop, Chica! Makalipas ang ilang taong pagkakawalay, makilala pa kaya ni Chica ang kanyang matalik na kaibigan. Kasama si Staff Sergeant Dado, nagtungo kami muli sa Hound Haven kung saan nakatira ngayon ang kanyang paboritong alaga na si Chica. Dahil 12 taong gulang na si Chica, mabagal at mahina na itong maglakad. Pero nang marinig niya ang sipol ng dating K-9 handler, Tawa-tawa niya niya. Bumalik ang sigla ng kanina'y matamlay na aso. Kilala mo yan? Oo, tinan mo. Good dog. Tawa-tawa. Oy, naku, excited na excited. Ano pong pakiramdam ninyo nakita niyo ulit si Chica? Parang naluluha. Bakit po? Namiss ko rin. Ha? Namiss. Matagal lang kami nagsama nito. Ganyan siya talaga maglambing sa'yo. Sit. Sit, good dog. Mahigit 4 taon mang hindi nagkita ang sundalo at ang kanyang matapat na aso. Ang saya niya. Halos di naman maipaghiwalay ang dalawa sa labis na tuwa. Lumapit siya talang umano sa akin kagad, dumikit. Parang gustong maghagay, kaya umaakyat nga eh. Oo. Parang napapaluhan ako, ano ba itong aso na ito? Sabi ko, parehas ang ano namin ba? Parang nagkamats kami ng ano. Ito ang unang beses sa loob ng mahabang panahon na nakitang sobrang sigla muli ni Chica.
Tunay ngang walang pagkain, gamot o mamahaling laruan na tutumbas sa yakap at kalinga ng isang kaibigan. Naaalala pa kaya ni Chika ang mga dating itinuro sa kanya? Down. Good dog. Stay. Jump. Uy! Ay! Ay! Excited! In! In! Sit! Down. Layo pa siya. Stay. Come, Chika. Good dog. Ang galing. Alam pa niya yung mga tricks, pero minsan hindi niya napipigilan yung emotions niya. Gusto niyang lumapit at lumapit kaagad dun kay Sergeant Dudes. Shit. Marami sa mga aso ng K-9 Battalion ng Philippine Army, mismong mga handlers nila ang nag-aampon sa dulo ng kanilang serbisyo. Pero dahil walang sapat na kakayahan si Sergeant Dado na ampunin ang kanyang alaga, ipinaubaya na lang niya sa Hound Haven ang paghahanap ng bagong pamilya para kay Chika. Pansin niyo si Chika, wala na siyang leash ngayon, di ba? Pero sumusunod siya. Alam niya talaga kung sino ang kanyang boss. Kaya ng oras na ng pamamaalam, walang ibang dasal si Sergeant Dado, kundi ang sana makahanap ng bagong pamilya si Chika. Isang pamilyang magmamahal at pahahalagahan ang kanyang serbisyo sa bayan. Kung may mag-a-adapt man sa kanya, dapat ayos lang ang pag-alaga sa kanya, mabait na aso yan. At saka, yun. Nakakamiss na mamo. Ano pong mensahe niyo dun sa mag-aalaga sa kanya? Yan, alagaan lang ng mabuti kahit matanda na siya. Pagkainin, maliguan, tapos ilalabas-labas rin kahit matanda na siya mamo. Bye-bye, Chika. Bye-bye. Bye-bye. Military Working Dog Juvelon, 8 taong nagsilbi sa gobyerno, hanggang ngayon naghihintay ng pamilyang aampon sa kanya. Combat Tracking Dog Bamboo, lumaban para sa pamahalaan sa loob ng 14 na taon, patuloy na lumalaban sa buhay hanggang ngayon. Military Working Dog Loto, nabaldado sa ngalan ng pagsiservisyo, pero naputulan man ng paa, patuloy na kumakapi sa pag-asa. At Military Working Dog Chika, 12 taong nagsilbi sa pamahalaan, ngayon nag-aasam ng yakap at tunay na pagmamahal. Hindi maikakaila ang ambag ng mga sundalong aso sa ating sandatahang lakas, katuwang ng ating mga sundalo sa pagharap sa bawat peligro. Pero tunay nga ba nating nasusuklian ang kanilang kabayanihan? Buti na lang nga at in-offer din ng Hound Haven na i-adapt nila yung mga aso namin after retiring or ma-dispose sila para mabigyan ng panibagong buhay yung mga aso natin after magtrabaho. Isang bagay na rin siguro para mabigyan namin ng justice yung ginawa niyang service para sa bayan natin na hindi namin siya papabayaan up to the end na mailipat namin siya sa panibagong pamilya niya. Yeah, it's our way of giving back to them kasi they've worked for so many years. They're assigned in high-risk missions and yung job sila sometimes walang day off eh, especially when they are deployed to war-torn areas like Mindanao. So talagang they deserve to have a family, they deserve to have a home after so many years of service. Marami sa mga sundalong aso nakatanggap na ng parangal at medalya, pero hindi ito ang tunay na biyayang inaasam ng mga asong ito. Sa dapit hapon ng kanilang panahon, ang hangad ng mga asong ito, hindi medalya, kundi kalinga. Hindi kulungan,
Bagkus, kalayaan. Hindi papuri at parangal, kundi yakap at pagmamahal. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.